Welcome sa akin channel. Kung kayo ay bago lang sa channel ko, please don't forget to like, comment down below, subscribe, and hit the notification bell at pa-share-share na din po. In this video, pag-uusapan po natin ang iba't ibang tawag sa iba't ibang parte ng katawan ng tao sa wikang Pilipino, bahasa Malaysia, at bahasa Indonesia. Umpisahan po natin sa mata. Sa bahasa Malaysia po ay mata. At bahasa Indonesia ay mata. So, kung papansin natin, pareho po ang tawag at pareho ang pagkakasulat, pero magkaiba po sa accent, sa tono. Ang Pilipino ay mabilis, mata. At bahasa Malaysia at bahasa Indonesia ay mata. Ang susunod po naman ay tenga. Sa bahasa Malaysia ay talinga. At bahasa Indonesia ay talinga. Napapansin niyo po ang pagbigkas ng bahasa Malaysia at bahasa Indonesia sa letter E. Ay hindi po siya diretso. Nasa pagitan ng A at saka E. So yung talinga. Usually po nangyayari yun kapag ang first letter ng isang salita ay sinundan ng E. So, ang basa nila dun ay T. Next po ay ilong. Ang ilong po sa bahasa Malayo ay hidung. Sa Indonesia ay hidung. Ang kamay naman sa bahasa Malaysia ay tangan. At bahasa Indonesia ay tangan. Sa daliri naman, bahasa Malaysia ay jari, bahasa Indonesia ay jari. Pagdating naman sa bibig, ang bahasa Malaysia ay mulut, ang bahasa Indonesia ay mulut din. So magkakapareho halos ang bahasa Malaysia at bahasa Indonesia. Minsan magkakaiba lang sa tono at minsan mayroong mga parehong words pero magkaiba ang kahulugan o magkaiba ang paggamit. Ang labi sa bahasa Malayo or Malaysia ay bibir. Sa bahasa Indonesia ay bibir. Sa paa naman, sa bahasa Malayo or Malaysia ay kaki. Sa bahasa Indonesia ay kaki. Ang kuko, sa bahasa Malaysia or Malayo ay kuku. Sa bahasa Indonesia ay kuku. Pareho lang ang tawag ng tatlong lingwahe sa kuko. Magkaiba lang sa pagbigkas at sa spelling. Ngipin naman, ang tawag sa bahasa Malaysia or Malayo ay gigi. Bahasa Indonesia ay gigi din. Mukha. Sa bahasa Malayo or Malaysia ay muka. Sa bahasa Indonesia naman ay wajah. Pero ang bahasa Malaysia, minsan ay ginagamit nila yung wajah. Pero mas madalas na ginagamit nila yung muka. Sa Indonesia naman, maintindihan din nila kapag ginamit mo yung muka as noun. Depende sa iyong delivery ng sentence. Pero madalas, ang muka ay ginagamit nila as adjectives sa mga halimbawa sa pambungad or unahan. Or tahibo, ang Malaysian language ay bulu. Indonesian language din ay bulu. So, medyo malayo. Pero kung papansinin mo ang sa mga iba't ibang lingwahe sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, may mga lingwahe na magkakapareho ang tawag sa balahibo na kung saan ginagamit din ng Malaysian at mga Indonesian. Pang, sa bahasa Malayo or Malaysia, ang baywang ay pinggang. Sa bahasa Indonesia ay pinggang. Pulo. Sa bahasa Malayo or Malaysia ay kepala at bahasa Indonesia ay kepala. Utak, sa bahasa Malayo or Malaysia ay otak o minsan maririnig nyo otak kasi ang Malaysia minsan ay silent K. Bahasa Indonesia ay otak din. Sa bahasa Malayo or Malaysia ay lutut, bahasa Indonesia ay lutut. Ang buhok sa bahasa Malaysia or Malayo ay rambut. Bahasa Indonesia ay rambut din. Pagdating naman sa leeg, ang bahasa Malayo or Indonesia ang tawag nila ay leher.
Sa Indonesia ay leher din. So magkakapareho lang mostly ang Indonesia at Malaysia. Pagdating naman sa braso, Malayo or Malaysia, ang tawag nila sa braso ay lengan. Sa Indonesia ay lengan. Naman sa balikat, ang bahasa Malayo or Indonesia, ang tawag nila ay bahu. Sa Indonesia ay bahu. Naman sa siku, ang tawag ng bahasa Malaysia or Malayo ay siku. Ang bahasa Indonesia ay siku. So, pisngi naman, pisngi sa bahasa Malaysia or Malayo ay pipi, sa bahasa Indonesia ay pipi. Pagdating naman sa bahasa Malayo or Malaysia ay kulit, sa bahasa Indonesia ay kulit din. May mga opinion or correction sa aking mga nasabi ay mag-comment lang po kayo sa baba. O kung kayo ay may mga suggestion, i-comment lang niyo po sa baba at bababasa ko po yan. Salamat po sa inyong panunood. Magkita-kita pa ulit tayo sa sulit pang mga video. Hanggang sa muli.